Hello, sa mga ninja, welcome back to my channel. Welcome dito sa bago kong setup. Medyo matagal akong hindi nakapag-upload dahil lumipat ako dito. Pero sinigip ko pa rin na medyo pleasing pa rin naman yung itsura na magiging setup natin dito sa bago kong bahay. Gusto ko mo mag-setup tour. Gusto ko rin kasi i-share para naingan nyo akong mag-ayos eh. Mini vlogging, gaming, editing setup. Pinag-isa ko na, isa lang to. So ito may kita nyo malamang may madadag sa mga ibang araw. Pero ang main point ng video na to is for this. Itong tatlong cards na to ng Unburnic Devices, which is the Batocera, the Garlic, and the Arc OS. Para to sa iba-ibang devices ng Unburnic, which is the RG35XX for the Garlic OS, and the RG353B, 3VS, 3P, and PS for the Arc OS, and the RG35XXH and Plus dito sa bagong-bagong Batocera OS. Straight to the point. It's sale. It is sale. Ito na yung magiging biggest markdown natin. Simula na na-release ng mga cards na to. So, sana huwag niyo palambasin sa mga wala pa. Ano ba itong mga memory cards na to? Bakit sila iba-iba? So, paliwala ko yun isa-isa. So, let's go! So, umpisahan natin dito sa Garlic OS. Itong Garlic OS, mga ninja, almost a year na natin tinatopic siguro yung about sa RG35XX. Ito yung pinaka-unang handheld na nireview ko dito sa channel na gawa ng Unburnic. And meron siyang custom OS, which is the Garlic OS. Merong certain way para ma-install si Garlic OS. Pwede mo siyang customize. Pero this memory card is pre-installed na. Installed na siya, wala ka lang ibang gagawin, kundi ilagay na lang siya dito sa device na to. Kaya ang maliit na memory card na yan, na 128GB, ilalagay natin dito sa RG35XX. Ito yung RG35XX lang. Ito yung pinakauna original na RG35XX. Sinaksak. Then, plug and play. Pwede mo na siyang start and boot up. So, yan. Sinaksak ko lang. Sinaksak ko lang, lobat kasi. Pagkasaksak natin ng memory card dito sa TF1, magbuboot na siya ng Garlic OS. Automatic. Itong nakikita nyo dito, ito rin yung makikita nyo sa pagka nag-fail kayo. Automatic yun. Magpe-play na kayo. Then, nasa Mario siya kasi ito yung ginagawa kong testing game before shipping. Yan ay pre-installed Garlic OS with the games. Ito yung list ng games na pwede nyong i-scan. Or yung link, ilalagay ko sa description box below. Malaman nyo kung ano yung pre-install dito. Puno yung 128GB. Yung iba kasi pinupuno nila ng retro, talagang pang Atari, no? Ito is more on PS1 games. So, yung malaking chunk ng memory is puro PS1 games. So, yung mga mas magagandang games, ilagay ko siya dito. Yung list, pwede nyo i-check. And pwede pa rin kayong mag-request ng 5 games upon checking out the order sa Shopee. Yung link din ito nasa description box below. Malinaw na Garlic 35XX to at hindi ito gagana sa ibang devices bukod sa Unburnic 35XX RG35XX. Ang next naman natin ay ang Batocera OS. Ito ay, ulitin ko lang, ito ay 100% original SanDisk. Makikita nyo, yan ay legitimate SanDisk with the codes, with QR codes, pati yung mga website, meron pang free software to pag sa loob, pag nakita nyo yung mga bukas. Ito, may sample ako dito bukas. Ayun, no? Meron siyang software, no? Ano yan eh, parang Recuva, something like that, na pang recover ng files, na nilalagay lang sa mga original na SanDisk OS, na SanDisk memory cards. Madali nyo naman akong makontakt sa Shopee if ever meron ako nagka-problema kayo dito sa card mo. Nag-doubt kayo sa legitimacy, 100% na legitimate yung mga cards na ginagamit namin for this devices. Kasi yun niya yung naging issue ng Unburnic. Kasi gumagamit sila ng mga puchong cards na madaling mag-corrupt. At napakadaling i-corrupt ng Unburnic kasi marami siyang mga ginagawang partitions. Kailangan matatag yung memory card mo. Pag hindi, yari yan. Corrupted yan. At yun yung nangyayari madalas sa mga device na binibili online. Kahit sa isang ka bumili, with the free memory card, dapat palitan. Kaya I suggest, kumuha kayo, kung hindi man ito, kumuha kayo ng original memory card, so installan nyo ng bagong OS, stock man yan, or custom OS like this. Pero ito, para lang makatulong at makapadali yung buhay nyo,
installed na dito, isasaksak nyo na lang, wala kayong mang gagawin kundi maglalaro na lang. For this Batocero OS, is pwede ito sa dalawang device. Meron tayong RG35XXH, which is this one, H, and Bernate RG35XX Plus. Yan, ito yan. Yung plus. So, gumagana yan, parehas. Same memory card, parehas gumagana, palitulit. And try natin dito sa RG35XXH. Kasi para sa akin, mas maganda itong H kasi meron siyang dalawang analog stick. Meron din akong review nito mga ninja sa channel. Sana i-check nyo kung ano bang capability sa tagagawa nitong RG35XXH. So habang naglo-loading ito, kasi merong duration yung loading time nito lalo sa first time mode, RG35XXH ay pre-installed din. So wala kayong ibang gagawin kundi isasaksak yung memory card sa TF1. Huwag kayong magkakamali ha, pagka sa TF2 nyo kasi nilagay, eh hindi siya gagana. Kaya sa TF1, just boot the device. Yan, kagaya nito, nag-boot na siya. Mahanap niya yung mga emulators like this. Pero yung theme, installed theme, nandiyan na. Actually, marami. Meron akong dedicated video para dito sa device ito with the Batocero OS. Sana check nyo rin. Makikita nyo na working and pwede nyo malaro yung mga retro games from PSP. Ito, iba yung PSP. Yung sa original is wala. Pero hindi lahat ng PSP is okay. It's almost 20% ng game PSP games is pwede dito. Yung God of War medyo, no? Kasi hindi siya ganun talaga ka-powerful. Pero yung mga 2D games ng PSP okay. Pero sa PS1 wala sinabi, grabe, lahat working properly. Ito pala yung mga games ng RG35XXH and Plus. So isa na siyang list. So pero kung meron pa kayong gustong idagdag, meron tayong free 5 games. So, pwede nyo i-request yan upon checking out sa Shopee. And maganda pa dito yung form factor niya, which is the horizontal one. Sa akin, dagdag factor yun at meron pa siyang analog sticks. Unlike dito sa RG35XXH, pero kung meron din kayo nito, okay din to ha. Kasi, supported niya yung mga PSP, kaya lang, wala siyang analog stick. So, yung mga games sa PSP na walang analog stick, yung mga malalaro mo. Like, Tekken, no? Hindi siya kailangan ng analog sticks. So yan, working siya sa dalawang device na to. Sa mga may gusto mag-avail yung link na sa description box, wala kayong gagawin kundi mag-plug and play. Kundi i-plug and play, tapos pwede nyo lang malaro. I-plug nyo, tapos pwede nyo lang malaro. Yan. So yan, again, for the Batocero OS ay ang RG35XXH, ayaw mag-focus, and RG35XX Plus. Dito sa OS, same scenario mga ninja. Hindi ko lang mapakita lahat ng device na pwede siya kasi apat yung sinusupport na device nito. Unahin natin yung RG353V, RG353VS, RG353P, and RG353PS. So, apat na device yung pwede niyong malaro dito using this memory card. Pre-installed, wala na kayong gagawin installation again. Plug-in kayo din. Wala kayong kailangan installation nyo, man. Pre-install dito. Sa lahat ng games na nandito, ito yung pinakamarami. Pero mas smooth yung PSP gameplay dito kaysa dun sa RG35XXH. Ito ay meron ding analog. Lahat ng device ng 353 is may analog. So, supportin nyo talaga yung PSP. Mas maraming PSP games na malalaro dito, like around 50%. Sa H is like 20 eh. Dito sa mga device ito, hindi nila kaya lahat. Kaya may mga tinatanggihan ako nagre-request na pwede ba yung ganito, pwede ba yung... Pero most likely, most of the sikat na titles sa PSP and sa PSP, sobrang panis, is pwede natin ilagay dito. Again, 5 games dito sa Arc OS. So yun, available yan, tatlo na yan. Actually, meron pang isa, yung Onion OS for the... Mio Mini Plus, available din yan sa Shopee. Kung gusto nyo magtingin-tingin doon sa ating shop, available lahat yan, pati mga masks, lanyards, t-shirts, pati mugs, stickers, customized stickers, lahat yan available sa ating Shopee. Yung link nasa description box below. So, yun lang news ko is it's on sale. Big markdown para sa mga wala pa na Garlic OS. Sa mga nasira, yung mga stock OS ninyo, eh, pwede kayong mag-upgrade. Hindi na ako nagbibenta nung stock OS. Dati kasi, nung wala pa yung Batocero, nagbibenta pa kami ng stock OS. Ngayon, hindi na. I suggest kasi na mag-custom OS sa kayo. Since magandang experience at marami kayong pwedeng gawin na customization, shortcuts na available sa mga custom OS na to. And, mas maganda talaga gamitin.
For me. So again, i-chat nyo lang ako kung meron kayong mga tanong sa Shopee. Ako mismo yung sumasagot doon. Ako yung mismo gumagawa ng orders. Ayan niya yung mga gamit niya, mga parapernalya ko yan. Dito, ako na mismo, pati nagbabalot, lahat na, ako na. So, medyo mas hands-on ako ngayon. And shout out sa mga gusto ng bagong setup tour. Ito yung pinaka, sa tingin ko, pinaka the best. Streaming, PS5, PC, Mac, editing setup na nabuo ko lang with a small place, no? I'm so proud of my setup. Kahit hindi siya ganun kaganda, it's functioning. So it's functioning. Aww. And it's very easy to use for me. And gusto ko rin i-share sa inyo. Sana may mga may pake, no, sa mga susunod na panahon. Just comment it below para malay nyo. Upload ko na bukas. Wala pa shit. Pero yun lang. Yan lang, Maninja. Sana i-avail nyo yung ating RG. Itong mga unburnic memory cards natin. SanDisk original memory cards, legitimate, wala kayong pag-aalinlangan na pwede nyo ipa-inspecto sa mga kilala nyo legit, mga memory card sellers. Like, kasi ito, mga ninja, to be honest, ito, this from DataBlitz. So, alam nyo na, kaya medyo pricey rin. And kung makakita ko sa ibang stores sa mall lang ako bumibili kasi marami talagang kamote sa online. No, marami talagang mga, kahit pagka kasi naka-encounter ako ng peke, pag flash ko sira na siya agad. So hindi ko rin magagawa yung card pag hindi siya legit. Ganun siya ka fragile. So kailangan talagang original yung makukuha nating cards. So yun mga ninja, maraming salamat. Sana abangan niyo yung mga gameplay natin. I think I will be playing Elden Ring again kasi malapit na yung DLC. Kaya medyo magka-catch up muna ako para malaro ko yung DLC kasi sobrang daming nadagdag na boss. Very nice. So yun mga ninja, maraming salamat. Thank you for watching. See you in the next one.